Ayon sa datos ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA, papataas ang bilang ng mga Pilipinong umaalis ng bansa para maging OFW. Kung noong 2010, nasa mahigit 1,400,000 ang bilang ng OFW, noong 2017, umabot na sa mahigit 2,000,000 ang bilang ng mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga dahilan dyan, number one, mas mataas kasi yung sweldo. Pinaka-importante yung disparity noong wage na natatanggap dito at saka yung salary or wage na natatanggap nila abroad. Ang national policy natin is actually we do not promote the deployment of our workers for overseas employment. No? Kaya lang siyempre, ang bawat tao naman may dream din na umasenso, lalo na pag nakakita sila ng opportunities abroad. Isa sa mga nakikipagsapalaran sa ibang bansa, si Emma Ladiana. 7 taon ng household helper sa Hong Kong si Emma. Pero noong 2018, natuklasang may stage 2 breast cancer siya. Sa kabila nito, hindi kinansila o terminate ng kanyang mga amo ang kanyang kontrata. At dahil may kontrata, hawak pa rin ni Emma ang kanyang Hong Kong ID. Ito ang magbibigay sa kanya ng benepisyo gaya ng murang pagpapagamot. Kasama kasi sa binabayaran ng kanilang amo ang medical insurance nila. Hindi lang niya kinansel yung kontrata. Oo, basta yun ang hinabol ko lang kay ma'am. Sabi ko, ma'am, kung tingin mo pabigat ako sa bahay na to, mababa ako. Sabi niya, alam mo bang mahirap ang ganitong sitwasyon kasi magiging mahina ka lalo sa chemo. 120 Hong Kong dollars o halos katumbas lang ng 800 pesos ang binabayad ni Emma para sa kanyang chemotherapy session. Maging operasyon ni Emma, sinagot din ng kanilang medical insurance. Alam niya na kapag umuwi siya sa Pilipinas, hindi niya kakayanin ang gastos. Magkano ang chemo sa atin? Sa narinig ko nung time na yun is 30,000 per session. Kailangan pa akong lumabas siguro ng Manila. Kaya kahit hirap na hirap dahil sa sakit, pinipilit niyang maipagpatuloy ang kontrata. Pero nalaman naming may iba pa siyang pinapasang problema. Kumusta ba yung anak mo? Ano naman ang sakit niya? Meron po siyang parang immune deficiency syndrome. At lifetime po yung gamutan niya. Kung makakasurvive yung anak kong ito, sa 50 uuwi na ako. Pero unexpected, nagkasakit pa ako. Alam mo yun, yung nung namamatay lang ako ng anak, nagtanong ako, Lord, bakit ako? Hindi naman ako masamang tao. Lahat kung anong meron ako, pinagtatrabahuhan ko. Naiiyak ako sa iyo. Bigla yung anak ko. Kaya ka nag-Hong Kong. Mm. Kaya ka nagtrabaho dito dahil mahal ang gamutan ng anak mo. Oo. Oh, lalo na pag na-Chibuena. Sa pamamagitan ng video call, kinumusta namin si Emma. Tapos po ako ng chemo ay March, nag-radiotherapy ako ng April, May bumalik ako kay amo. 5 years po yung maintenance kong gamot. Okay pa kayo ng amo mo? Kumusta yung kontrata mo sa ngayon? Hindi ko pa rin po alam. Next year ko pa po malalaman kung i-re-renew niya ako. Sa ngayon, patuloy na naghahanap buhay si Emma, hindi lang para umangat ang buhay ng pamilya, kundi para tuluyan ng gumaling ang nag-iisa niyang anak. Kung may oportunidad lang daw sa Pilipinas, mas pipiliin niyang dito magtrabaho at maalagaan ang kanyang anak, pero tila malabo pa rin itong mangyari. Ito ako mag-iipon dahil hindi ko rin po alam ang hukat ko dito sa Hong Kong. May kaunti akong pagkakakitaan sa Pilipinas na hindi namin iisipin mag-ina yung pang-araw-araw namin. Sa Hong Kong din namin nakilala si Virgie Lazaro. Bit-bit niya noon ang kanyang maleta habang naghahanap ng malilipatan. Natanggal si Virgie sa kanyang pinapasukan bilang household helper. Hindi raw siya physically fit para sa trabaho. Terminate ako. Natakot daw sila sa akin dahil yung katawan ko daw malaki, mataba daw ako. Baka daw atakihin ako sa pamamahay nila.
Nakatanggap naman ng 2 linggong sahod si Virgie mula sa amo. Pero kulang na kulang raw ito para ipambayad sa renta ng kwarto, pagkain, at sa ipapadala sa kanyang pamilya. Hindi ako makahanap ng sa loob ng 2 linggo, wala na akong magagawa. Uwi na lang ako ng Pilipinas uli. Marami nang naranasan na hindi maganda sa mga employer. Siyempre, lahat ng hirap titiisin mo yon. Nandoon ang panalait nila, nandoon hindi ka bigyan ng pagkain. Tiniis ko lahat yon dahil sa pamilya ko. Mahirap po talaga rito kasi pagka bakayong talagang inayawang ka ng amo, kahit isang araw ka lang dito, talagang pababain ka. Pero wala akong ibang inisip kung yung pamilya ko pa rin eh. Dalawang linggo matapos naming makilala si Virgie, nangyari ang kanyang kinakatakutan. Bigo siyang makahanap ng bagong amo at trabaho, kaya kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas. Ang malungkot, wala siyang naipong pera. Masakit na nakauwi ako na hindi ko natupad yung mga pangarap ko na dapat kong gawin habang nandun ako. Nitong Martes, sinamahan ko si Virgie sa pagpunta niya sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ano ngayon inabutan mo pabalik ng Pilipinas? Inabutan ko yung bahay na walang kahitsura. Kung ano yung iniwan ko noon, ganun pa rin. So nagtry ako na pumunta rito para makahingista na ng tulong sa OWA. Mm-hmm. Pero maghihintay pa rin daw ako ng 3 months pa. So sabi ko, paano yun kung plano ko na bumalik uli na mag-apply? Pero kung hindi nila ako i-direct sa Hong Kong, wala rin kasi hindi na nga ako tinanggap doon nung nawalan ako ng trabaho dahil sa AIDS ko nga. Meron tayong ma'am tinatawag na reintegration program. Under reintegration program, meron tayo ng mga unahin natin yung para sa distress. Yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Yung mga pre-terminate yung kontrata. Ang isang active member po ay maaaring makakuha ng 20,000 pesos worth of livelihood assistance kung siya ay active member nung na-terminate siya sa trabaho. Kung meron naman siyang one membership with us, one or more, tapos na-terminate siya sa trabaho, inactive yung status niya, 10,000 pesos po yun. Para makatawid sa pang-araw-araw ng mga gastusin, naglalabada si Virgie. Namasukan ako ng kasambahay sa Taguig. Dito po sa Pilipinas? Opo. Kahit maliit yung sahod, girab ko siya. Kasi ayaw ko naman iasa, pati yung naging utang ko, iasa ko pa sa anak ko kasi may mga anak na rin sila. Kahit may edad na, gusto raw ni Virgie na muling bumalik sa Hong Kong. Hindi ka nagsasawang bumalik-balik dito sa tanggapan na ito para magbaka sakali. Kung may magtitiwala na magrekomenda o mabait na amo. Pero ang iba kasi, pagka lumagpas ka na ng 50, ayaw na sa'yo eh. Kasi inaano nila, hindi mo raw mahahabol yung bata. Ayaw ko rin maawa sa sarili ko. Basta gusto ko lang tulungan ang mga anak ko na magkaroon sila ng kanya-kanyang bahay. Yun ang pangarap ko noon pa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nakikita na umaangat yung buhay nila.